Hindi, kay masangit ang anong dyan, masaka. Sige daw. So hello mga kalers, good day sa inyo. So for today's video mga kalers, no, dito tayo sa pinakasentro ng Sibalom. And today, Sibalom Antique. Baka may magtanong kung saan Sibalom. And for today's video, pupunta tayo dun sa lugar ng nanay ko talaga, no, sa tinatawag na Igparas, Barangay Igparas, Sibalom Antique. No, kasi doon talaga yung lugar nila, sinasabi nga doon talaga yung lupa nila. Tsaka pupunta kami doon kasi may isa akong tiyuin doon na doon talaga na lang siya na lang yung nakatira doon. And I guess for 16 years, no, hindi rin kami nakita. So ngayon, if possible, no, may maganda lang yung biyahe natin ay makikita na rin kami sa wakas. No, tsaka makita nyo rin mga kalas yung lugar namin doon, no? Yung kung saan talaga ako palagi pumunta dati kapag bakasyon, no? Mula rito sa Sibalom. So makikita nyo dito mga kalas along the way yung mga barangay na kung saan dinadaanan ko dati nung nag-aaral pa ako sa Pisaanan, no? Barangay Pisaanan, sa Pisaanan National High School, kasi doon ako nag-aaral dati nung high school. No, makikita yan mamaya. Yan yung highlight ng video natin ngayon today. Ngayon mga kalers, papunta ron sa Igparas. Tingnan natin kung gaano na makaganda yung kalsada ron, no? Kasi dati kasi nilalakad na kasi namin yung mga kalers mula sa Pisaanan. Baybayin namin yung ilog papunta ron sa Igparas. Sabi daw kasi nila may kalsada na daw dun. So let's find out kung hindi ba tayo nahihirapan. Pero last 2021 mga kalas, nung umuwi tayo dito, nakapaligo kami dun sa Lambayagan. Madadaanan na natin mamaya dun sa Taklad Resort, no. So sa unahan lang nun, dun yung lugar ng nanay ko, no, sa Igparas. So dito tayo sa Cubay Sermon na barangay. Sabi ko nga sa mga videos ko before mga kalas, no, na dito tayo dumadaan. Nung nag-aaral pa ako dati sa Pisaanan mga kalas, sa rough road lang to yung kasada na to, no. Pero mga ilang taon na rin to na semento, kaya ito maganda na talaga daanan. So dito tayo sa Barangay Katmon, oh, di ba, memorize pa. Nag-graduate tayo dito sa Pisaanan National High School mga kalas, year 2000 talaga sarado, no. Nasa 2 kilometers pa lang mula rin sa pinakasentro. Malapit lang pala, dati kasi parang sobrang tagal, no, kasi nga ano kasi yun, eh, rough road, kaya medyo matagal, no, tingnan. So dito tayo sa Barangay Pasong. Dati mahirapan yung mga jeep yung dito mga kalas, kasi sobrang rough road ang daan na to, tapos paakyat, no, at saka palusong, no, pababa ng kalsada. So sakop na yata to ng nagdayaw, no. Dito na tayo mga kalas sa pinakasentro ng Nagdayaw. Ng barangay Nagdayaw. Nainayaw ka pa kung tutuloy. Hindi yung dapit dito? Yan sa pagto pisanan nito ay utod dyan naman. Matali, dilmet ko. Ha? Matali. What?
Dati mga kalas 2021, dito kami, makakatawid kami dito sa dike dito sa gitna ng ilog na to, no. Pero ngayon, ba't parang naiba yung ruta? Ah, dahil nga siguro sa ano, no, nasira pala yan dyan, no. Wow, siminto na sana yung kasada yung mga kalas. No, yung ginawa nilang dike dyan, tapos nilagyan ng kasada sa taas. So, dito yung ano, reroute nila. Diyan pala talaga dumaan yung tubig sa dike na yan. Yun ang nasira pala. Dito mag-agi? Dito. Diyan sa una may agyanan gara mo. Nag-iba na pala yung daanan mga kalas. Imbis na simentado sana yung kasada dyan eh. So dito tayo dadaan sa ano. Agwa na to sa tulay rito? Ibang iba na no. Nasira pala yung dike kasi dyan na ginawang kasada eh. Dito yung bahay ng ninong at saka ninang ko dati. Wow, parang bukid nun ng mga kalas, diba? First time ko to mga kalas tumaan dito. No, sadyang ginawa to para mas malapit na yung mga taga dyan sa nilikuan natin kanina makapunta rito sa Pisanan. And maganda na rin kasi nga nagawan to ng kasada, so kahit nasira yung kasada sa ilog mismo, madadaanan pa rin. So ang content natin ngayon mga ka-cycle, Sibalom to Igparas Road. So dito tayo mga kalas, nag-aaral na dati mga kalas, oh, sa Pisanan National High School. Ang laki na ng pinakiba, no, sobrang ganda niya. Diretso na tayo mga kalas mula dito sa Pisanan, no? So sabi mo kanina, no, mula dito sa Pisanan nilalakad na namin patawig dun sa mga ilog papunta ng Igparas. Pero ngayon mayroon na talagang kasada. So Pisanan National High School, no, is my alma mater during my high school days, no. Malaking contribution din yun sa pagiging ako, di ba? At isa yan mga kalas sa naging inspirasyon ko rin yung teacher ko dati, si Ma'am Amy Gordon. Shout out sa iyo, Ma'am. Naging teacher ko dyan. Yan yung nag-inspired sa akin. Kumbaga siya yung nakita kong model as a teacher na sabi ko maging teacher din ako someday. So dyan, Tajeng? Okay, so dito tayo liliko. So yan. So kayo mga kalas, no, sa mga kinuha ninyong kurso, sino ba nag-inspired sa inyo para kunin yung ganyang kurso? Teacher nyo ba o yung parents nyo? O yung parents yung namili ng inyong kurso? Ganyan. Sa akin kasi,
gusto ko talaga yung picture dahil nga sa inspiration na nabigay ng picture ko dati. Kilometers yung pala mga kalas yung nilaka, yung nilakad natin, yung binyahe natin, yung tinakbo. Nakita ko yon. Ang dami mga kalas naglalakad, no? Dati kasi nilalakad dyan nila mga kalas, lalo na kung ano, kasi mode of transportation na dito mga kalas, papunta sa mga baryo dito, halimbawa dyan sa Buntol, Tula-Tula, ganyan. Minsan na kasi may jeep na patawid dun, kaya minsan yung iba naglalakad lang o di kaya magsakay ng motor, single motor, no, yung tinatawag natin na habal-habal. Iwan ko ba kung tawag dito, parang Skylab dito mga kalas yung tawag nila, Skylab. So yung sakay ko dito mga kalas, yung kapatid ko, no, si Genie. Lalaki siya pero Genie ang pangalan. Di ba? Kamalig kung uma. Nako po, malapit na pala masira yung kasada na to. Walang hiya yan. Suba na marhan ba? Ya kita pinakot lang. Puro motor, motor ba? Narikot din ba yara pelay? Ah, nautod gali? Pero ginagano ta? Nandaro ko ba yung pagigingan lang? Pangit ng kasada mga kalas. Yan pala yung tulay dito ng mga kalas ng patawig dito sa Buntol, si Balom Antique, no? So yung dagyawan na lang yun para lakpan lang talaga ito. Naputol pala ito mga kalas. Diyan dati mga kalas yung daanan dyan, no? Nilalakad namin dati nung high school pa kami. So welcome to Buntol, si Balom Antique. Woohoo! Yan mga kalas yung puras, yan yung pina the second. Ha? Tula-tulaan mo ba yara na Buntol? Ah. Si lupit rin yan raw na ano. Gani. So doon mga kalas, pasintro talaga ng Buntol, hindi tayo makakadaan doon kasi papunta ng lupit yun. So yung Puras mga kalas, Mountain Puras or Mount Puras, yan ang second highest peak dito sa Panay Island, no? So ito yung kalsada dito mga kalas, yung dinadaanan natin. Pambihira talaga, hindi talaga ito ma-concrete-concrete, you know? Ahay. Pero maya maya parang may simentado yata ng kasada yan dito. Ay, dito na nga. Yan yung Mount Puras. Madyaas ang pinaka mataas, no? Dito lang sa Panay Island. Maganda to mga kalas kasi yung mga kasadaan la rito, yung tulad na ganito,
no, labas sa pinakasentro talaga ng barangay proper. Sasadyain mo talaga yung barangay proper nila. So ito na yung barangay Tula-Tula, mga kalaras. Pero yung pinakasentro, diyan pa rin dadaan sa taas. Kaluoy yan ako. Ah, Kaluoy? Diyan, Tula-Tula. So di ba, mga kalaras, magkadikit-dikit lang yung mga barangay dito sa Sibalom, Antique. You know what? Fun facts lang, mga kalaras. Yung Sibalom is considered as the rice bowl of Antique. Kasi mostly farmland saka rice producer, no, ng buong Antique yung Sibalom. And Sibalom is the largest also municipality in Antique, no, kasi it has 76 barangays, di ba, sa 18 na municipality, no, sa province of Antique. No, Sibalom lang ang may 76 barangays. So nakita nyo, di ba, magkadikit-dikit lang yung mga barangay dito. Yun. Wow. Luyang, Luyara. Ha? Luyang? Ito na yung Luyang, mga kalars. Pero doon talaga yung sentro sa kabila, oh. Doon yung mga school, oh. Sa Luyang. Binta! Poliko, sadya. Yate. Binta ba ito? Kalsada ito, oh. Luyang, eh. Ah. Yate. Nakakalito, mga kalabs. Liro mo, no, minsan lang tayo. Hindi lang minsan. Tagal na natin di nakapunta rito. Walang ganyan. Noong 2021 lang tayo nakadaan dito, mga kalabs. Pero siyempre, nakakalito. Yan yung, mga kalabs, yung barangay Luyang, no? Yan. Sa kabila ng Ilog. Tapos dito maya maya, dito na yung barangay Lambayagan naman. Sa kabila ng bundok na yan, mga kalars, sakop na ng Iloilo, San Joaquin, Iloilo. Woohoo! Ang ganda ng mga palayan dito. Green na green. Ano, diba? So sa mga taga, ano dyan, no? Mga taga Sibalom dyan na hindi pa nakapunta dito sa mga parte ng gantong lugar ng Sibalom, pwede kayo pumunta rito. Di ba? Yan, o. Lambayagan na yan dito. Diyan yung Taklad Resort. Yan, o. Ito ang pinakasentro ng Lambayagan. Open nga pong Taklad dyan, Jing? Wala lang. Wala mong pagto yan dyan. Daura rin, o. Wala naman na pagto. Pagto natin dito. Parang wala na nga rin, no? Ang Taklad Biskot. Wow! Yun lang. Ito pala yung magandang daan dito, mga kalas. Yun lang. Alalay lang. Dulas pa naman nito, buti nga may angkas. Buti na nga lang, tinatrabaho yung mga kalas ng kasada dito. Wala talaga kasada yung dito dati, no? Pero ngayon, simentado na. Wow! Diyan kita kapag-lubong line. Ano dyan? Lubong na 4 kita para. Tapos nga pong ito yung mood at ang wood food. Nagilay na matamatan din man. Yun lang. Putra guys, ang putik. Mga pinakabudlay na kapag-lubong. Ano,
sanay tayo sa ganito mga kalas, ng kalsada. Saan rin na pa? Tur-turaw? Badass daw. Ah, sa badass. Hindi na nga naragyan na. Oo, oh, yado na yun. Mentor na yun. Simentado na tukuloy sa badass? Mentor na, pero tubos pa. Dahil na ito, ano na. Mentor na, grabe. Ang pabuka na. Wow. So ito mga kalas. Ito yung kalsada papunta ng Igparas. Oh my God. Kung mag-uran niya, lumot niya lang. Lumot na na. Magsarang tupadan na yung rakyan niya katupad sa rakyan. Hindi makakagyan niya, sir. Yan mga kalaso, lumot yun sa kasada na yun. Kasi bira lang talaga kasi dinadaanan yan dito. Especially, kung wala kang motor, hindi ka makakadaan. Wow. Kurang timong. Naugyan na yung so yung mga kalaso, yung mga ilog na to, pulang pula yung mga bato, di ba? Mga gemstone, di ba? Yan ang mga nililiguan ko dati mga kalas. Pasok na kasi tayo sa pinakasintro mga kalas. Hindi na kadaag dyan. Masangit. Masangit ang ano na, dalom na raw. Itulod lang guro. Inutral lang natin. Sige daw. Hindi mo darabong daw. Hindi, kaya masangit ang anong dyan, masaka. Sige daw. May isa. Mas may agro, butangan tos babaw ay. Ang rida na. O ribili lang natin dyan. Basta yung budlayan naman talaga kung pupanaog mong. Sige daw. Sige. No? Da. Isa. Sige. Dito na tayo mga colors. Nami yung mga ano, gemstone rin mga. Pula-pula rin. So dito na tayo mga colors sa pinakasintro na Igparas. Just imagine lang kung hindi ito na siminto, no? Dinta? Ha? Welcome back to Igparas, si Balo Mantike. For how many years? 16 years, mahigit. Ano, nakapunta tayo dito. So yun ang mga kalas, dito na tayo, no? Tsaka yan yung kapatid, ang piwin ko, kapatid ng ta, ang nanay ko. Ti! Pabisa ha, tabi? Ay, di po gagit ba eh? Ano ba? Ha? Nagligad lang Birnis. So ito mga kalas, no? Ito yung tiwin ko. No, yung kapatid ng nanay ko. Di ba gwapo? Gwapo pa rin, di ba? Te,
Grinagid sa ano sa Igparas. Welcome back to Igparas, si Balo Mantike. So yun mga colors, yun yung kasada na dinaanan natin mapunta rito sa Igparas. Aswang kuno kami, ha? Hmm? Sinuotra kuno aswang itsura, namon niya karabay. Auray, bawal-bawal. Ang haon tao. Ay nako. So punta tayo dito mga kalas sa ilog kasi ito yung isa sa mga memorable place ko dati, no? Nung bata pa ako dito, mga elementary pa lang ako, palagi ako pupunta dito sa lulo ko dati. So dito ako naliligo ng dati mga kalas. So tingnan nyo mga kalas, no? Ang Sibalom is considered as the gyms capital of Antique, aside from being tawag nito, considered as the rice bowl of Antique, no? Tingnan mga kalas. Diba, mga bato dito may kulay, no? Yan. Yan. Yan mga colors. Diba? Yan. Dito mga colors, oh. Ewan ko kung pink to sa tingin ninyo, no? Pero ito, pink talaga to na bato. Yan. Grabe. Makikita talaga natin dito mga colors na sobrang dami ng mga bato dito na mga kulay. Tingnan nyo mga colors, oh. Yan. Yan, no? Kahit yung mga bato dito mga colors makukulay, no? Kung maalala ko mga kalas, dito kami dati naliligo niya, no? Dito ako naliligo nun, no? Yan. So, isa ito mga kalas sa uniqueness sa dito sa mga river dito sa Sibalom Antique kasi malalaki yung mga bato, no? May mga bato dito na kasi laki na ng mga bahay, no? Yan, no? Yan. Kaya yung sa lugar niya sa Mindanao na mayroong mga bato na malalaki, hindi na ako nanibago kasi sanay na ako dito, no? Dito kasi naging part to ng paglaki ko, no? Yung lugar na to. So yung mga colors, I guess since ang biyahe natin, no, ay pinakita lang natin ang kasada mula doon sa Sibalom papunta rito sa Igparas, Sibalom Antique. So siguro hanggang dito na siguro ang video natin, no. Kung hindi ka pa nag-subscribe, please do subscribe and please follow me sa aking Facebook page, no, Traveler. So all the way from Igparas, Sibalom Antique, this is Traveler saying live your passion, keep safe and God bless. Woohoo! Bye-bye!